rin kayo dito sa Magandang Buhay at kasama naman natin si Binibining Pilipinas International 2019 at bagong abogada, Attorney Patch Magtano. Hi! Good morning! Hi. Welcome! Good morning po! Good morning! Hi, Panyera! Attorney, pwede ka na magtanong sa ating salarin? Hindi ako yung salarin! Grabe naman! So, saru-saru na naman! Attorney, meet Attorney Melay. Puro talo. Hoy! Mayor yan! Mayor! Mayor ako. Mamaya mag-usap tayo, Attorney. Ito naman, panalo ba ang feeling dahil dalawa bilang isang beauty queen at the same time attorney? What is the kuan? Ano ang feeling? What is the kuan? Yes. Of course, sobrang saya, sobrang blessed ako this year. But what people don't realize is matagal na matagal kong ginawa tong dalawang bagay na to. Hindi siya overnight, hindi siya nangyari ng just this year. Kasi actually, 8 taon ako nag-aral. 4 years college, 4 years law school, tapos bar exam pa ng 1 year. So, nagtagsabay lang talaga yung dalawang blessings. Nagkataon, ano? And you deserve it. Oo, at saka kaya mo na napagsabay yun. Correct. Kasi sa pageant lang itself, balita namin sobrang hirap. Yung, syempre, may mga training kayo, yes. Diba? Pero sa dalawang naman, titles, titulo to ng lupa, ha? Saan ka mas proud sa dalawang titles? Attorney at saka baby? Both po, both, syempre. Hindi ako makakapili between the two. And I know both my parents are proud sa parehong achievements. Pero feeling ko mas gusto nila yung pagiging abogada. Kasi abogado nga yung lawyer ko. Yung dad ko, yung lawyer ko. Well, lawyer ko din naman siya. Oo, so parang ganun na, no? Si mami mo hindi ba beauty queen? Mukha po siyang beauty queen. Wow! Meron din kami dito, beauty key. Hoy! Sorry. Bakit hindi mo nalagyan ang iyo? Diyan sa mga key. Ito pag nagigigil ako dito talaga. Ay nako, ang sarap din makakain. Pero ito, Patch, sabi mo nga, panalo ka pagdating sa pamilya. Kaya naman, makakasama natin this morning ang brother mo na si Rome Magtano! Surprise! Hello, Rome! Welcome sa Magandang Buhay! Good morning, Rome! Hi, Rome! Welcome Hello. Sa Magandang Hello. Buhay! Bakit kayo dito? Ang kitong pangalan niyo, Rome and Patch. Yes. Eto, Rome, ipakilala mo naman si Patch bilang ate. Si Ate Patch kasi, first of all, lagi siyang tulog. Kaya pala tumangkad. Ikaw natulog kasi. Yeah. Si Mang Si Jones kasi nagpuyat ng maaga. Hindi ako natulog. Insomnia. Okay. Yeah, pero maalaga siya. High school pala, grade school actually, like lagi siyang nagpapa-deliver ng pizza from her own allowance, and then every time nagpapasaway kami ng little brother namin, hindi nga yung mom namin yung nagagalit, eh siya pa. Oo, parang nanay, ate at nanay in one. Oo. Uy, ang sarap ng feeling na nakikilala natin ang ating mga beauty queens ng personal, ano? Correct. So, pwede ito, naman, ang ganda. Bakit ang sarap talaga? Eh, kasi well, nga may papitsang narinig. May kadugtong niya. May narinig ka pizza. Kaya ako na. Narinig ko kasi yung pa-deliver ng pizza. Uy! Okay. Eto, hindi. Pag-usapan natin nung bata pa kayo, nakatira lang kayo sa maliit na bahay sa Tondo. So, kamusta naman kasi ang buhay noon? Actually, when you're young, di mo naman alam na hindi kayo mayaman, ganun. Ang alam mo lang, kompleto yung pamilya. So, masayang-masaya kami, tapos yung mga kapitbahay namin, yung relatives din namin. So, masaya. And ngayon ko lang talaga na-appreciate na nung matanda na ako na grabe talaga yung paghihirap ng parents ko, yung lagi silang nagtatrabaho para mabigay sa amin yung comfortable na buhay. Hindi nyo ramdam noon kasi hindi nila pinaparamdam sa inyo. Correct. At saka, panalo kayo sa mga magulang nyo dahil talagang ipinaintindi sa inyo at ipinaramdam sa inyo na importante ang edukasyon. Yung parents mo ba, pagdating sa edukasyon, ang naging inspirasyon mo? Of course po, of course. They're both very accomplished. Yung dad ko nga lawyer, tapos yung mom ko CPA. So, hindi sila stricto? Kasi di ba pagka ganun, karal ka mabuti. Stricto talaga, stricto. So, nung bata, pag bata ka, syempre, hassle, pinapagalitan ka, kailangan mo mag-aral, bawal manood ng TV. Pero, they're good values to instill in your children. And I think we're examples in that. So, maganda na dinidisiplinan mo rin yung anak mo.
Tama. Okay. Tapos, nung bata kayo, alam niyo na lahat ng batas? Sinasabi ba? Ang hirap, oo, no? Diba? Hirap, oo, kasi lawyer kasi, eh. Oo, kung lawyer, so alam mo na lahat ng batas. Yung pag sumagot ka, pakat, ganito kasi pa, no! Sabi sa code, kanyang-ganyan. Oo, oh. Bawal yun. That's libelous. Gaganunin ka? Ang bata mo pa. Wala namang ganun na nangyari sa inyo. Wala naman. Okay, okay. Baka, oh. Pero si Rome naman. Rome, bilang beauty queen slash lawyer ang ate mo. Protective ka ba sa kanya? No, not really. She doesn't need me to be protective because she's already a strong person by herself. Ano yung bat ah? Ano sabi? Na-amaze ako kasi English pala sila magkapatid. Hindi pala naintindihan. Hindi na. Na-amaze ako ba na pinalaki sila ng Englisher? Hindi, protective. Englisher? Hindi na daw niya kailangan i-protect ang kapatid niya because by herself, a protector. Hindi, strong! Strong pala. Strong. Kaya pala, hindi naintindihan. Oy, pero siyempre naman, well, pero ikaw naman, gano'ng kaka-protective sa mga brothers mo? Very protective. Paano? Actually, ayoko pag nagkaka-girlfriend sila. Ay-ay-ay! Yun na, si Losa, si ate. Okay, so nabanggit mo yung pag nagkaka-girlfriend, dahil ikaw beauty queen and then lawyer ka, so may time ka pa ba sa love life? Ayun na. Ayan. O, Rome, ba't ka natawa? Ano yung para saan yung tawa? Patawanin mo naman si Rome. Ah, sorry. Ano yun, Rome? May alam ka ba kay ate mo? Love life? Wala. Hindi ko alam. Okay, na, so do you have time? Kasi po, pag nagko-concentrate ako sa isang bagay, nakakalimutan ko na yung iba. So, yun yung pinaka-last na iniisip ko. Lalo na nung nagbabar exam ako, tapos nung nagtitraining ako nung pageant. Pero I'm sure maraming nanliligaw sa'yo. There is so many. Very hindi ka naman so nag-entertain to this moment. May international pageant pa po tayo. So. Oh, I'm sorry, boys. Wala talaga. Oh, ganun talaga. Concentrate siya kasi. Correct.